What's up guys? Ayan, nandito tayo ngayon sa covered court namin dito sa Barangay Maulong. And to take documents, videos regarding this Bagyong Bising. Talagang malakas siya guys, hindi siya naglandfall pero malakas talaga guys. As in, pasalamat tayo sa Diyos na hindi siya naglandfall. Kasi kung nangyari yon, delikado talaga guys, kasi more than 200 kilometers per hour ang kanyang lakas. So ngayon nasa dagat siya, nasa Bicol region na siya as of 4 PM ngayon. Kasi ngayon is already 5 o'clock in the afternoon. And I was just, tawag ito? Anong term ba dapat gamitin doon? Kaya ako napilitan lumabas ng bahay kasi meron akong titingnan kasi nasa post ng aking mga kaibigan. Meron parang isang, hindi ko alam kung barko ba yan or what, na natanggal yata sa pier. So pupuntahan natin yung kung nasaan yan ngayon. So nandito pa rin ako sa Maulong, malakas ang hangin at my back. So I will take you there later on. So guys, malakas ang hangin. Ganyan kalakas guys. Okay guys, dumating na ako dito kung saan makikita yung barko na nakita ko kanina na nakapost. And guys, super lakas talaga ng hangin. And makikita nyo mamaya, gagamitin kong aking rear camera para makita nyo yung barko na nandun. And guys, grabe ang tubig. Ang tubig na maalat na talaga kasi may halo ng dagat. So later on, I will let you see. Gagamitin ko ng aking rear camera kung gaano kalakas ang hangin. Hindi pa ito naglandfall guys ha, pero malakas talaga guys. Ito guys ang Pier 1 guys. Yun ang barko na sinasabi ko. Pwede ka ba yung mag-landfall?
Guys, medyo malilim na and makapal talaga ang ulap. And yung barko na yan, guys, yan yung barko na yan na binidyo ko, natanggal yan dito sa ano, sa pier. Nakakatakot yan, nababahal ang mga tao kasi kung mawala rin yan dyan, mapunta yan dun sa mga bahay-bahay dyan sa may ano. Buti na lang naharang ng ano na yan, ang riprap dito na ginagawa sa may pier 1 papuntang Ubanon.